panahong nakakatakot ang kagat ng lamok, wala pa rin tatalo sa proteksyong ibinibigay ng Kulambo. Si PRRD o Pangulong Rodrigo Duterte, hindi raw basta-basta makatulog kung hindi siya inside the Kulambo. Ganito rin halos si Maryam, isa ring solid Kulambo user. Para kasi may satisfaction pag nararamdaman mo yung texture niya. Ang hirap explain. Basta once na nararamdaman mo siya, parang ayaw mo na siyang matanggal. Ang kanyang Kulambo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. At ang isa rito, parang sako na pwedeng ilusot ang kanyang mga binte. Baby pa lang daw ako. Sinubukan na nila kung magugustuhan ko yung Kulambo. Nirub nila yung feet ko. Hanggang sa nagkaisip daw ako, hinanap ko na yon yung Kulambo na pakiramdam. Nakikita niya ako na nagrarub ng paa ko dun sa Kulambo. Tapos ginagaya niya ako. Eventually, nung nagre-request na siya ng Kulambo. Feeling ko naman naging close kami ni Daddy dahil sinamana niya sa akin yung trait na yon. Iniiyakan pa nga raw niya minsan ang Kulambo kapag ito'y nawawala. Yung kapatid ko, nakatungtong siya dun sa Kulambo ko. Nakaharang siya sa TV. Pinila ko yung Kulambo ko, tapos nadula siya, tapos nakita ni Mami. Kinuha niya yung Kulambo ko, pinatulog niya ako ng walang Kulambo. Pero hindi ako nakatulog. Iniiyakan ko siya, sorry niya na sa akin yung Kulambo ko, hindi ko na ulit gagawin yun. Hindi rin daw makaalis si Maryam ng bahay na hindi niya ito daladala. Lagi niyang bit-bit yung Kulambo niya kahit lalabas siya ng bahay o may pupuntahan. Talagang as in hawak niya, para siyang accessory. Sinabihan ko, yung Kulambo na yan, dapat hanggang dito lang sa bahay, hanggang kwarto lang as much as possible kasi nakakahiya. Umatan kami ng mga college friends ko ng debut. Hindi ko naman inaasahan na mag-sleepover. Hindi ako makatulog kasi hindi ko siya dala. Kaya naman, sigurista na siya. Lagi siyang may baong Kulambo sa kotse. Para in case na mag-overnight ng biglaan na naman, nakaready na ako. Hindi na ako maghahagila pa or pupunta pa ng palengke para maghanap ng Kulambo. Nung una, namiwerduhan ako sa kanya kasi wala pa akong taong nakitang ganun. Pero nung tumagal-tagal na, natanggap ko na may ganyan pala. Oh, okay pala siya kasi nakasanayan niya na. Nakasanayan ko nang tingnan siya ng ganun. Pero para sa mga on the go who can't live without Kulambo, si Monica, minikaniko ang problema. Sa pamamagitan ng itinitinda niya ngayong Kulambo socks. Shocks! Opo, ang Kulambo, ginawa ng medyas. Gahanap na talaga ako ng pwedeng mabusiness. And then may nag-post, hindi ko kilala siya eh. In-upload niyang picture is nakakulambo na socks. Tapos may design. Doon na ako nag-start na sabi ko, ay parang mukhang maganda to. Push ko na. Nito lang Oktubre, sinimulan ni Monica ang kanyang online business. At nagulat siya na marami palang katulad niya na adik sa Kulambo. Kung dati, halos 10 pares lang ng Kulambo socks ang naibibenta niya kada linggo. Ngayon, lagpas 100 na. Mula nung October hanggang ngayong May, na-estimate ko siguro mga 2,000 pairs na siya yung nabenta namin. May mananahi raw si Monica na gumugupit ng mga Kulambo para maghugis medyas ito. At saka nilalagyan pa ng ribbon para hindi matanggal sa tuwing isinusuot. At ang benta niya rito, 180 pesos kada pares. Sa sideline niyang ito, kada buwan, kumikita siya ng 30,000 pesos. Ginagamit namin siya pangbayad ng kondo. Nag-iipon kami ng pera din for our future. Itong tinatawag na mosquito net syndrome to be more or less a security blanket. Ay, feeling ko na safety features yung pagkakaroon ng Kulambo sa akin. Maaaring magkaroon ako ng compulsion na kahit sa ibang bahay ka, dadalhin mo yung Kulambo kasi yun lang yung nakakapagpapatulog sa'yo. Yung nerve ng talampakan will cause yung relaxation. Lalo na ang paa natin, nandiyan lahat ang different sensors na makakapagpatulog, makakapag-relax. Nagsimula pa raw noong panahon ng mga Kastila
ang ating love affair sa Kulambo. Noong panahon din, napakadaming mga taong namamatay sa malaria dahil napakalamok. Kaya ang ginawa ng mga dayuhan, tinuro nila sa eskwela kung paano gumawa ng kulambo. Dito sa munisipyo ng Ibaan sa Batangas, ang kulambo ipinagmamalaki at ipinagdiriwang pa sa kanilang taunang Tes Kulyembo Festival sa katabing bayan naman ng Ibaan sa Rosario. Matatagpuan ang isa sa tatlong natitirang paggawaan ng kulambo sa buong Pilipinas. Sa paggawa ng kulambo, tinutunaw muna ang synthetic resin na may colorant sa makina para maging nylon thread. At saka ito roroluhin ng makina. Ang paggawa ng isang rolyo ng kulambo, inaabot ng halos 10 oras. Sinisiguro raw nilang matibay ito. Hindi basta-basta mabubutas sa kakakiskis ng paa. Ngayong magtatag-ulan na, busy na sila sa pagdagsa ng orders para sa paborito nating antay-lamok. Sa ngayon, marami na kaming stocks. 1973 pa raw itinayo ang kanilang pabrika. Dati nang magsimula kami, kanilang talaga ang paggawaan ng kulambo dito sa buong Batangas. Kami na yung pinakamatanda at institusyon sa paggawa ng kulambo. Sa loob ng halos 5 dekada, lumago ng husto ang kanilang negosyo. Nag-start kami siguro mga 20 weaving looms lang. Yung 25 na looms, unti-unti nag-expand dahil nga dun sa lakas ng demand. Yung dalawang anak ko na pag-graduate namin dahil sa hamak na kulambo. 2019 na, pero ang kulambo, uso pa rin. It never went out of style. Lalo pa ngayong panahon ng dengue at kung ano-anong mga sakit dulot ng kagat ng lamok. Kaya wag tutulog-tulog sa pansitan. Always think outside the kulambo.